Merry Christmas po. Ang Pasko ay masarap. Ang Pasko ay masaya. Masarap dahil sa pagkain, masaya dahil sa magkakaibigang nagkakasama-sama. Pero ano talaga ang ibig sabihin ng Pasko para sa atin? Ang ibig sabihin nito ay tumawid ang Diyos. Mula sa kanyang pagiging Diyos, tumawid papunta sa ating pagkatao. Ang Pasko ay greatest story ever told, sabi ng marami. Meron po akong isang kwento para sa inyo. Si Santa Teresa de Jesus, isang santang Carmelita. Isang umaga ay bumaba sa kanyang kwarto at mayroon nakitang isang maliit na bata na naglalaro sa kumbento ng mga Carmelites. Nagtataka siya sapagkat wala namang bata sa kanilang kumbento. Nilapitan niya yung batang maliit at sabi niya, "Good morning. Ako ay si Teresa de Jesus. Anong pangalan mo?" At sumagot ang bata, "Ako ay si Jesus de Teresa." "I am Teresa of Jesus." And the boy said, "I am Jesus of Teresa." We can put the name of Jesus after our names because God has chosen to belong to us. To belong is to allow ourselves to be loved. And to allow ourselves to be loved by God is the greatest gift, the greatest story we can ever tell. Pero hindi lang tayo para kay Jesus. Sa pamamagitan ng Pasko, tayo ay naging para din sa simbahan. Ibig sabihin, Socrates of Jesus and the Socrates of the Church also. Hindi natin maaaring mahalin ang Diyos na hindi natin minamahal ang simbahan sapagkat ang simbahan ay katawan ni Jesus. Teresa of Jesus, Teresa of the Church. Pero dagdag dito, ano ang bunga ng Pasko? Hindi lamang masarap na kainan, hindi lamang masayap na pagsasalo-salo. Ang Pasko ay patikim ng langit na naghihintay sa atin. In other words, because of Christmas, the doors of heaven have been opened. The divine became human so that the human can be divine. Ito ang ating kwento. At dahil sa Pasko, pare-pareho tayo ng pangalan. Ang ating pangalan, ang aking pangalan of Jesus. Ang aking pangalan of the Church. Ang aking pangalan of Heaven. Ito ang Pasko. Sana, araw-araw Paskong lagi, magdasal po tayo, manalangin tayo, magpasalamat tayo, at maligayang Pasko sa inyong lahat.